sound po ng mga tao dyan sa studio at sa lahat ng mga nakatutok po sa ating programa ngayong hapon na ito. Inaasahang makatutulong sa negatibong epekto ng climate change ang Watershed Management Program ng National Irrigation Administration sa Pantabangan Dam. Umaabot sa 220 hectares ng lupain ang tataniman ng iba't ibang puno kagaya ng pinara, mulave, mimosa, guyabano, duhat, langka, kasu, bignay at sampalok. Ang Watershed Management Program po ay programa ng gobyerno through National Irrigation Administration or NIA which aims to mitigate the impact of climate change. Ngayon pong taon, CY 2020, ang NIA Upris Dam and Reservoir Division ay may programang establishment, replanting and maintenance of 220 hectares tree plantation katulad ng nara, mulabe, mimosa, guyabano, duhat, kasuy sampalok at iba pang mga agroforest plantation. Ayon pa kay Watershed Management Chief Daryl Pascua, ang nasabing programa ay nagsimula noong buwan ng March 2020 at target na makumpleto sa darating na April 2021. Ito po ay nagsimula noong March 2020 at inaasahang matatapos this coming March 2021. Layunin na naturang ahensya na patuloy na protektahan at panatilihin ang kinakailangan dami at kalidad ng tubig sa kanilang mga reservoir o imbakan ng tubig. Tinatayang nasa 16.46 billion pesos ang kabuang pondo na magagamit sa nasabing proyekto, kabilang na rito ang contract works at portal works, habang ang mga puno naman ay pangangasiwaan ng watershed personnel at farmer association at mga residente ng komunidad. Double P? Itong program, Mir, talagang sa kanila naumpisahan na ito last year pa yata, no? At pinagpapatuloy this year? Yes, WP, itong programa na to ay inumpisahan po nitong 2020 na Abril, matatapos po sa susunod na taon, buwan ng Abril 2021. Ah, okay. So this year inumpisahan, tas next year matatapos siya sa 2021. Okay, watershed program. Malaking maitutulong rin yan sa climate change. Hindi lang doon, kung hindi, pati na rin sa Nueva Ecija itself, sa tingin mo? Yes, WP, malaki po ang maitutulong nito sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga kababayan na malapit po talaga sa mga lugar na talagang binabaha. Ito po ay malaki po ang magiging benepisyo po para po sa kanila. Yes, don't go away, Mir, ha? At mamaya, babalikan ka namin at aalamin pa natin ang mga ibang live reports dito sa atin sa Balitang Unang Sigaw. Mir? Yes, maraming salamat sa iyo, WP, mula dito sa NIA, Cabanatuan City. Ako pa rin si Mir Guevara, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.